Good morning guys, I'm Christian Allen and Dumlao. Ang pag-uusapan natin ngayon is all about no signal check cable connection. So kapag nakikita nyo itong mga to sa inyong mga computer desktop, so ito lang ang mga dapat ninyong gawin or i-check. So bago ang lahat, ito muna pala ang mga kailangan ninyo. So kailangan natin ng una, screw, pangalawa, brush, and pangatlo, kahit anong pamunas. So, i-open na po natin ang ating computer guys. So, kapag itong nakita nyo sa inyong mga computer, so, ito lang yung mga dapat ninyong gawin. So, ang una nyong i-check ay yung inyong cable connection, itong VGA. So, kapag ito kasi, natatanggal lang siya, yan. So, kapag yan, natatanggal, nagkakaroon siya ng no signal. Pero, dapat ito, i-fix nyo ng maayos. So, meron po siyang thread. Iti-thread nyo lang po siya ng ganyan. Para mag-lock po siya at hindi po siya gumagalaw-galaw. So, ganun din po dito sa likod ng ating monitor. So, ito kasi natatanggal-tanggal din yan kapag nagagalaw-galaw. So, dapat, gaya nung ginawa natin dun sa likod ng CPU, dapat po natin ihigpitan ang thread niya para hindi gumagalaw-galaw. So, yan po ang number one na i-check ninyo. So, ang pangalawa nating gagawin guys is, kailangan nating i-open itong CPU. So, kailangan natin ng screw para mabuksan itong CPU natin. After nating mabuksan, so tignan natin ang ating RAM or ang ating system memory. So ito yung RAM niya. So paano nga ba tanggalin itong RAM natin na ito? So meron siyang lock magkabilaan sa kabila niyang dulo. So ito, itong tinuturo ko ito. Ito, ibukas ko lang ito pababa. Sa kabila naman, pataas, sa taas niya. Pataas naman yung pagtanggal. Then, pwede nyo na siyang ilain pataas. Ayan. So, natanggal na po natin ang ating RAM. So, ito po yung sinasabi nilang RAM. So, anong dapat natin gawin dito sa RAM na ito? So, hindi naman natin natatanggal sa mga computer ang pagkadumihin. So, kailangan natin itong i-brush or punasan para matanggal yung mga dumi. So, gagamit tayo ng brush at pamunas. Alright guys, so lilinisan na natin ang ating RAM gamit ang brush. Brush muna natin. Yan lang. Para matanggal yung alikabok. So, be careful kasi ang ating lilinisan lang dito ay yung gold nya. Yan, yung gold lang. Mag-ingat po tayo sa paglilinis kasi sensitibo po tong ibang mga to. Kasi kapag ito nagalaw or natanggal, hindi na po gagana itong ating RAM. So, dapat maayos at maingat ang ating paglilinis. Then, gamit tayo ng pamunas. So, kahit anong pamunas pwede. So, ganito lang po ang paglinis sa baba lang. Yan. Yung gold lang po na yan. So, after po nating malinisan, ganun din po sa kanyang RAM slot or sa kanyang lalagyan.
So, hindi lang naman ito ang nadudumihan kasi pati dun sa loob ng RAM slot, nadudumihan din siya. So, gamit tayo ng brush. So, ganito lang ang paglinis sa ating RAM slot. So, kailangan ko lang siyang i-brush na ganyan. So, dahan-dahan pa rin tayo sa pag-brush kasi baka may mga mahugot tayong mga kable or cable connection dyan. So, ganyan lang. Then, after nyan, ilagay na natin ang ating RAM. So, ang paglalagay lang dyan is, dapat kapag DDR3 ang inyong RAM, mas mataas yung nandun yung, makikita nyo yung nasa gitna niya, yung hati niya. Mas maikli yung hati niya sa taas kesa sa pababa. So, ilalagay na po natin. So, dito sa baba, tapos sa taas. So, kapag nag-fix na po yan, pwede na natin siyang itulak. Ayun. So, kapag may tumunog na ganun, okay na yung pagkakakabit ng RAM. Then next, pangatlong ating iti-check ay ang ating hard drive or ang ating HDD. So, tignan natin kung nakakabit din yung kanyang mga connection. Ayan, dalawa po yung connection niya kasi yan. So, maaring madumi din yung nandun sa loob niya. So, tatanggalin natin itong hard drive natin at atin ding lilinisin. So, ayan guys. So, kung mapapansin nyo, dumihin din siya kasi. Kasi hindi naiiwasan yung alikabok sa mga loob ng CPU. So, kailangan nating linisin yung gold niya. So, yung gold na yan, parehas lang dun sa RAM kanina na nilinis natin. So, kapag nadumihan kasi yan o nalagyan ng alikabok, hindi nababasa or nare-read nung CPU. So, nagkakaroon siya ng aberya or yung tinatawag nating no signal check cable connection na lumalabas sa ating phone. So, gamit lang din tayo ng brush para linisan itong HDD. So, pag nalinis na yun, yung gold lang mismo, ah, gold lang po. Ganyan lang. Okay, malinis na. Kailangan na nating ikabit sa ating CPU. So, ayun. Naikabit na lahat. Okay na. So, ikakabit na natin yung ating cover. So, nagawan natin yung mga dapat gawin sa ating computer kapag nakita natin ang no signal, no video input or check cable connection. So, review ko lang po. So, una natin ginawa ay chinek po natin yung mga cable connection lalong-lalo na yung ating VGA. So, pangalawa, tinignan natin yung ating RAM or tinanggal natin siya sa kanyang slot para linisin. So, nilinis natin yung RAM slot and RAM. So, pangatlo, tinanggal din natin ang ating HDD at nililisan din yung loob niya. So, yung gold lang po. So, after nun, so, tignan na natin yung ating computer kung gumagana na nga ba siya. So, open ko lang po. Ayan guys, success po tayo sa ating ginawa. Nag-starting Windows na po siya. So, ganun lang po yung mga dapat gawin sa pag-troubleshoot ng ating computer pag nakita ang no video input, no signal. So, okay na po siya. So, kapag nagustuhan nyo po ang ating tutorial na ito, so please subscribe on my YouTube channel. Please click the like button and share. Thank you!